Sobrang baho ng utot ko. Oh no! Okay, tumawa kasi mabaho din naman yung mga utot ko. What's up everyone? This is Abby Suarez and welcome back to my vlog. And for today's vlog, I'm going to share with you guys 10 facts about me. So, syempre, yung family and friends ko, alam naman yung mga katangian ko na to. So, itong video is para sa mga hindi pa nakakaalam. Okay, so let's start. Fact number 1. Sobrang ingay ko. Alam na to ng mga nakapaligid sa akin na sobrang ingay ko. Yung pagkaingay ko is yung tipong malayo pa lang ako. Alam nilang nandyan na ako. Ganon ako kaingay. Parang laging may kaaway. Pero wala naman talaga ako kaaway. Ewan ko ba bakit sobrang ingay ko? Siguro nagmana ako sa nanay kong bungangera din. So, pangalawa na tayo. Number 2. I'm a coffee lover. Pwede din coffee addict. Kasi parang sa isang araw, nakakatatlo akong kape. And yun din yung nagiging parang bonding namin ng mga friends ko. Parang yun yung ayaan namin. Parang, tara kape! Pero alam niyo dati, hindi talaga ako mahilig sa coffee. Nahilig lang ako mag-coffee nung nagre-review ako ng board exam. Parang kailangan ko uminom ng kape para magising ako. Tapos yun, hanggang sa nakasanayan na ng katawan ko, tapos hinanap-hanap na yung kape. At saka kapag nafe-feel kong nai-stress na ako, yun, hinahanap ko yung coffee, parang feeling ko nabubus niya yung mood ko. Parang nadadivert yung pagka-bad mood ko, nagiging good mood ako agad every time na umiinom ako ng coffee. Pwede ng endorser. Fact number 3. So, pangatlo, sobrang takaw ko. Yes, halata naman sa pagtabako. Yung tipong kakakain ko lang, mamaya, kakain na naman ako. Kaya lagi ako sinasabihan ng mga kasama ko sa work na, kakakain mo lang, kakain ka na naman. Parang, wala lang, hobby ko lang. Alam nyo yun, kapag bored ako, para kailangan meron akong minunguya para mawala yung boredom ko. Ganun. Kaya, kung hindi akong kumakain, nagkakapi ako. Yun lang yung routine ko. So, ito pang-apat. Pinagdadamot ko yung Hershey cookies na chocolate. Wala. So, sobrang hilig ko dun. Sobrang sarap na sarap ako dun sa Hershey cookies na yun. Kapag meron ako nun, hindi ko inaalok sa mga friends ko. Like, one time binigyan ako ng jowa ko ng Hershey cookies. Tinago ko lang sa locker ko, tapos dun ako kumakain. Ganon, ang damot ko, no? Parang di sila makahingi sa akin. Parang, hingin mo na lahat ng chocolate, wag lang to, akin lang to. No! Ang damot. Number 5, mahilig akong sumayaw kahit saan. So, eto, alam to ng mga natropa ko dyan, na every time na nakakarinig ako ng music, lagi ako sumasayaw kahit nasa LRT ako, kahit nasaan ako, kahit nasa kalsada, parang ang galaw-gaw ko. Lagi akong gumagalaw, lagi akong sumasayaw. Lalo na kapag nakarinig ako ng music. Nakakahiya ba ako? Next. Anong number na ba? Number 6. 6, okay. Number 6, napalayas na ako nung teenager days ko. Ayun, bakit ako napalayas ka mo? Kasi lagi akong nasa layasan, sobrang galak kasi. Tapos nakaka-uwi na ako sa bahay hating gabi, gabi na. Wala lang, lagi ko lang kasama yung mga tropa ko. Sobrang matropa kasi akong tao. Tapos yun, one time pag-uwi ko, pinagbababato na ng tatay ko yung sapatos ko. Hindi lang yung isang beses ha. Dalawang beses na ako napalayas. Yung pangalawang beses yung nanay ko naman, pinaghubad sa akin yung mga damit ko. Kasi nga, gusto na ako lumayas. Ginawa ko, lumayas ako. Pero, pumunta ako dun sa kaibigan ko lang. Dun lang naman ako. Siguro, nagulat siya, lumayas ako bigla. Tapos yun, after ilang minutes lang, sinundo ako ng kuya ko dun sa tropa ko. Daaaah! Hindi naman matitiis na magulang ang anda. Eto, number 7. Ang daming hindi nakakaalam nito. Grade 4 pa lang ako, nagka-boyfriend na ako. Landi. Landi ka, girl. Hindi. Nung ano lang naman yun, puppy love, parang wala naman masyadong attachment nung time na yun. Parang mema lang, masabi ng may boyfriend ka. Ganun lang. Fact number 8. Tama ba 8 na?
wala akong pakialam sa mga masamang sinasabi sa akin ng ibang tao. Siguro kasi bata pa lang ako, lagi akong nakakarinig ng mga issues na hindi naman totoo. Kaya parang nasanay na ako na kahit anong sabihin ng mga tao, wala akong pakialam. Kasi unang-una, wala namang silang alam sa akin. And hindi ko naman kailangan magpaganda ng image sa lahat ng tao. Kasi hindi lahat ng tao mapipis mo. Yan, always remember that. Kaya okay lang kahit pangit yung tingin sa'yo ng iba, walang pake. Okay, so number 9, hindi ako napapakali sa bahay. Lagi akong nasa layasan, di ba nga, simula ng bata ako, nasa layasan na ako. Parang after ng work ko, after ng whole week na nagtatrabaho ako, gusto ko yung weekends or yung off ko, nasa galaan ako. Lalong, feeling ko yung stress ko ng whole week na yun kakatrabaho, nawawala kasi. Nag-unwind na ako. Basta yun, bihira lang ako nasa bahay. Siyempre, nitong pandemic, kailangan ko sa bahay. Kaya nung una, medyo nabobored ako. Pero nasanay na din ako. And of course, for the last one, abaw utot ko. Sobrang baho ng utot ko. Okay, tumawa kasi mabaho din naman yung mga utot mo. Hindi, pero kasi sa akin, parang never ko na-experience umutot ng walang amoy. Sobrang baho niya talaga. Alam niya ng mga malalapit sa akin, ng mga kaibigan ko, ng mga tropa ko dyan. Tapos, meron pa akong experience one time na nautot ako sa mall. Tapos, syempre, yung baho niya. Tapos, nandun yung sales lady. Tapos, kasama ko yung tatay ko nun. So, syempre, umamoy yung utot ko. Naisip ko na lang na i-blame sa tatay ko kasi sobrang baho talaga. Sabi ko, no, God, yung baho, utot ka! No! Tapos, syempre, yung reaction niya, sira ulo kong bata ka! Siyempre wala na siya nagawa. Basta alam na to ng mga friends ko, ako lang yung may ganong utot. And yes, of course, this is the end of my life. Thank you so much for watching.